whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Sabay-sabay po tayo. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Pray, Panginoon, maraming salamat at kayo po'y tapat sa amin, kayo'y buti at kayo po'y patuloy na sustain ang bawat isa. Salamat po Lord, wala masyadong problema, but salamat po Lord, nag-restore Lord ang hearing. Brother James, Panginoon, ingatan nga rin po ang aming mga pasulusugan, ang mga tabaho, Panginoon, nag-restore niyo po Lord sa aming pagkatabaho din. Ingatan nga po ang bawat isa. Salamat po ang aming Panginoon. Work from home, iba po Lord, tulungan namin. Sila po yung pa-recover din Lord sa ganitong pa-adapt din po Lord sa mga taga-salamat street, sa pasabay-bay sa ako pa rin, mga punta namin. And sa ngayon, like Sunday, mga masobin na yung Panginoon. At pray ko yung Kuya Raul Lord na for healing, Panginoon, na maging matagumpay yung operation, na restore Lord ang kanyang sight. Walang problema, Panginoon, kahit na kapagaling, nag-aanaw sa akin para kapag maayos Lord ang aming kalusugan. Dalang nakita namin sa mga nakalang Thursdays, Lord, we pray na yung palagi maging sa amin, sa kondisyon namin, Panginoon, sa mga konting sakit, Lord, sa likod ko, Lord, we pray na hindi naman ito, Lord. Sinyoso, Lord, maraming salamat po, Lord, at hindi naabot na sunog, Lord, sa Brother Tobias po na. Ingatan niyo po, Lord, sila, Mother Church, mga kapatid namin churches. May po ibigay ng matagumpayan sa aming ministry sa inyo, mga services na pulutan ng aral, lumago ang mga bawat member. Lingkod, Lord, sa pangapatay sa inyo, Panginoon. Kaya naman natin, Jesus, let me pray. Amen. Amen. Good afternoon. Mabay naman ang ating ano, no? Mabay naman yung hindi natin lang, Lord's Supper. So, simple lang. Buti nga, may pumunta, no? Payatas kayo sa Sabado. Payatas. Ah, hindi. Hindi, dito muna. Nga, ganun yun natin. Nga, inawin natin ng last Sunday, mga taga salamat, may Facebook eh, mga bata pa. Sino? Kaya nakakonta ko sila, sabi ang basa ng Bible. Mga bata pa doon. Sa salamat. Iba eh, bago. Salamat Street ang tawag doon, di ba? Kina Rodin. Mother Rodin. Jenaline. Salamat Street yun eh, pag ganun. Hindi alam. Lang. So, ano natin sila para ma-encourage to. Hindi natin nagbe-business na pala si Rodin. Parang hindi pa kasi siya nakapag-work. Pero may nakuha lang silang pera sa ano eh. Kaya, bukod doon, meron pa rin. So, blessing din. Inabenta ata silang. Hindi sila yung parents ni ano. Yeah, medyo may ano sila. Ano pa? So last, how many weeks? Tapos po natin Acts 1 hanggang 5. Nakita natin ano yung meron. So, Acts 1, 5. Nakita natin yung mga Acts of the Apostle. Ano ginawa nila? Noong una, takot sila. And then, na-remind sila yung pagdating ng Panginoon. And then, sila yung nagtipon. Sila yung na-empower. Ang Holy Spirit. Sila ay maraming miracles, nagpagaling, maraming naligtas, marami rin nadagdag sa kanila. Sila ay nahuli, nakalaya, nahuli, nakalaya. So, yun po yun. So, hindi na nadagdagan dyan. Itong from verse, from chapter 6, medyo mag-shift na yung kwento. Mag-focus na sa mga evangelist, mga preacher. Dito, si Stephen, next chapter, and then after that, si Peter, si Paul. Then after, hindi ako nagkakamali, 11, mag-umpisa yan kay
Peter pa rin. Then, mag-shift na yan kay Paul. Si Paul na yung susundan natin. Okay, at hindi naman ano yan, dami na sinulat sa yan, sa 13, doon na talaga naging Paul siya. Okay, sa 2, kailan ba siya naligtas? Sa 11, ito. Sa 10. Sa 10 si Peter and Cornelius. Ayan, sa 9 pala yung ano, yung conversion, yung kaligtas si Saul of Tarsus, naging Paul. Okay? Sa 8, ayan si Saul. 7, ito yung speech ni Stephen na napakababa. Oh. Sinama rin siya yung buong Bible. Okay? From Abraham hanggang kay Jesus. Kaya ngayong 6, ito yung introduction dito kay Stephen. So, pero actually, hindi lang siya nag-iisa. Marami silang mga, anong tawag sa kanila? Mga deacon or pwedeng evangelist. Tama yun. Ang sabi dito kasi, bakit sinabi kong deacon? Kasi sinabi yun sa West Timothy. Punta natin. West Timothy 2:3. Okay, bishop yung pinag-usapan. And then, ito. Likewise, must the deacons be grave, not double-tongued, not given too much wine, not greedy of filthy lucre. Basically, kung ano yung pastor, bishop, elder, ganun din yung deacon. Pero, hindi siya pastor. So, kaya na-derive natin na yung deacon ay another office, okay, na less yung sabihin natin, hindi siya yung ruler sa church. Kasi sinabi dito sa, balikan natin ating text, sa Acts 6. Yan, umpisa na nga natin dito. So in those days when the number of the disciples was multiplied, mga disciple, ano yung disciple? Okay, hindi lang ligtas, ito yung pong nag-follow. At ito yung mga disiplinado dapat. Okay, Uswin, mga... Hindi ito yung normal ano, na kilala lang natin na ligtas sila, hindi naman pumupunta sa church. Hindi yun. Kasi yung disciples, hindi lang member, talagang mga... Pero loosely use yung term, pwede na yung lahat ng Kristiyano. Okay? So alam naman natin, dumadami na sila. So yun ay magandang bagay. Okay? Pero... nangyari. So, ilan na sila? At least, nung pasi tayo ng Acts 1, nasa 120, di ba? Tapos, naligtas yung 5,000. Muna. Nakalimutan ko lagi yung ano. Ilan po? 3,000. Kita nyo ba? Hindi. 3,000, okay. And then sa 3, so, yun pa lang, 8,000 na. Malaki, no?
So kaya nangyari sa kanila, kahit mga spiritual sila nung time na yon, gano'n naman eh, di ba? Sumusunod sa Diyos. Habang tumatagal, ano nangyari sa mga Kristiyano? Nalalamig. Or minsan may mga natural problem na hindi mo pa na-encounter. Katulad niyan, ang numbers dumadami, may ano yan, may mga problema nag-a-arise. So sa tayo, konti pa tayo, pero pag dumami tayo, magkakaroon ng problema, depende nga sinsan sa sinong bibigay sa atin ng Panginoon, pero sa atin sinasala natin mga maayos na tao. And anyway, sila ay mga, again, ano naman to, mga spiritual naman kaso, merong murmuring. Ano yung murmuring ulit, mga bata? Bulong. Maangal. Okay. Parang totoo yun. Pag magsamahin nyo. Okay. Negative ang murmur. Ito ay parang bumubulong. Pero yung pag binubulong, hindi maganda. Kasi either hindi niya mabigkas ng malakas. Kasi nga, pag nireklamo eh. Hindi ganyan yan. Kahit saan. Stephen, hindi ganun Stephen. Ano? Diba? Wala na naman. So, yan. Ano yung minumurmur nila? Kasi, yung mga, sino daw nag-murmur? Yung mga Grecian. Sino yung Grecian? Yung mga, ito na po yung, marami na po yung ano eh. Mga Kristiyano. So, yung iba doon ay iba-iba na po yung pinanggagalingan nila. Wala, ganyan mo na. Bible naman kayo, di ba? So, Grecia, nakatira sa Greece or yung mga taga... yung mga Greek. Okay? Sa panahon nila, ang sikat na language is Greek. Halo-halo na po sila doon. So, against the Hebrews, yung Hebrews, yung mga Hudyo. Okay? So, kasi wala tayo minsan ano, wala kahit papaano, kahit sa church, di ba? So, kahit sabihin mo, equal tayo dapat lahat, wala nang itim sa puti, sa yellow, sa pula, brown, dapat ganun, kaso minsan, di ba iwasan? Hindi masyadong spiritual. Di ba? So, siguro dito, ay parang sinasabi kasi dito, may daily ministration. Nabanggit po ito sa ni Paul din. Maalala nyo. Si Paul sinabi niya na yung mga widows sa kanila, ang church naman, medyo lumalaki na, may kakayanan na sila financially. So, sila ay tinutulungan nila yung mga widows. Nabanggit niya ni Paul, di ba? So, pero sinasabi dito, yung widows daw ng mga Grecians ay parang nani-neglect. So, kung tinitingnan ko to, ibig sabihin lang, kasi siguro, yung mga Hudyo pa rin, ano sila eh. Kahit later, makikita natin yan eh, dito. Actually, sa Galatians pala yun. Pero dito rin, makikita natin yung pagkatalo-talo ng mga Hudyo sa mga Hitman Jews. Mga Gentiles, tawag ng iba. Goyim ba yun? Naitindihan niyo ba yun? Meron pa rin silang racial discrimination parang sa US ngayon. Supposedly, okay, pare-pareho tayo, pero lumulusot yun eh. Kahit mga Kristiyano, ganyan. Yung mga sa US, nakikinig ko sa kanila, mga taga-Texas, minsan mga mataas daw ang ano nun eh. Tapos yung iba, hindi papayag. Iba-ibang state. Sa Pilipinas din. Sa atin, hindi masyado pang ano dito. Taga-samba kayo ba? Leyte. Sina, ma'am? Isaya rin kayo? Saan kayo doon? Leyte, sinanay. Kamigin sa tatang. Kamigin? Sa ito pa kayo nakita. Si Daddy Bicol, si Mami, ano, Quezon. So, yung mga Ilocos daw yan, mga ano rin yan. May kanya-kanyang pride yan. No, kami, taga Cebu kami. Lalo yung mga Bisaya. Kasi, marami nagsasalita ng Bisaya eh. Mas marami pa sa Tagalog. Ah, hindi pala. Natural. Okay, pero actually marami. Anyway,
May mga ganung anong klase ng yabangan minsan. So, nakikita ko dito, parang siyempre, eh, kayo, ano kayo eh? Kami, mga Hudyo kami. Siguro, inuuna yung mga ano, mga widow na Hudyo, kasi nga, di ba? Ganun minsan eh, kahit sa mga company, ganun. Yung mga taga-probinsya daw, nahuhuli. Eh, kami, ano kami, international, siguro yung mga ganun, ano yan, hindi yan nawawala. So, anong problema ngayon? So, buti nalaman nung 12. Sino yung 12? Yung mga apostles. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason for that we should leave the word of God to serve tables. So, ito siya sabi ko kanina. Sa Tagalog, hindi raw dapat nilang pabayaan ang salita ng Diyos para maglingkod ng mga table. So, parang yung sabihin lang po nung mag-serve, okay? Yung nagsabihin nun. Yung deacon ay servant. Okay? Yung sabihin, may mga trabaho ng mga apostol. Mamaya, sabihin niya dito, yan. Tapos sabi sa 4, but we will give ourselves continually to prayer to the ministry of the word. So, kailangan nila mag-focus sa bagay na kailangan nila mag-focus. Eh, biruin nyo kung sila pa yung mag-aayos nitong problema ng mga widows. Eh, kung 8,000 yan. Diba? So, yung organize natin. Madali lang din sana yun, pero iba-iba nga tayo. Siguro, hindi pa sila ganun ka-organisado katulad sa panahon natin ngayon. Diba? Hindi naman mga nalat siya. Kaya, nagka-problema sila. Kaya dito po nag-umpisa yung naintindihan nila. Siguro naalala nila si Moses. Naalala nyo ba si Moses? Si Moses, ano nangyari sa kanya? Di ba nakita siya ng tatay niya? Tatay niya sa asawa. Sabi niya, naku, mababurnout ka niyan. So siguro nabasa na naalala nila yun. Hindi na natin pwedeng iwanan to. Huwag iniwanan natin to. Disadvantage. So, kahit sa mga company, ganyan din, di ba? So, kaya, naisip nila, sabi dito sa 3, wherefore, brethren, look ye out among you, 7 men of honest report. Okay, nagsabi honest report, ibig sabihin, nakilala natin to mga honest to. Full of the Holy Ghost. Okay? And wisdom. So, yung full of the Holy Ghost and wisdom, magkasama halos yan eh. Hindi ka lang spiritual, marunong ka. Alam mo paano magpatakbo ng ganitong 8,000 people. And sabi to, whom we may appoint over this business. So pag sinabing appoint, napansin nyo yan, sila yung nag-appoint. So merong ruler po sa church. Pero maganda nito, nang galing dun sa mismong tao, yung mga gusto nilang mag-rule din sa kanila. Kasi yung mga tao minsan sila din nakakala kung sino yung maayos sa kanila. So, yan. So, anong mga lesson natin dyan ngayon? So, sa church, madalas, ganun. Ayusin mo na yung sarili mo. Gusto mo maging leader ka na agad. Hindi ka nga marunong sumunod. Hindi ka nga matin ng madalas. Mga late ka pa. Diba? So, normal lang yung pag maayos kang Kristiyano, ma-appoint ka rin as leader. Amen? Yun lang yun. So, yan. So, sila nga, gagawin nila yung mas importante. Ngayon, minasabi ko, bakit deacon? Kasi, pansinin nyo, ano kang gagawin nito mga deacon? Mag-serve ng table, literal ba yun? Sila yung taga, ayun po yung, okay po ba kayo dyan? Waiter. So, hindi. Ito na nga. Tingnan natin yung gagawin nila. And saying, please the whole multitude, and they chose Stephen. So, ilan to? Once, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas. Sakto. 7 nga. Ha? Nga eh. Yes, Stephen, special. Pero sinabi dito, a man, full of faith and of the Holy Ghost. So, actually, dapat sila lahat ganun eh.
Pero nabanggit siguro, yun siya yung pinakaparang sa ano, Daniel. Dun sa magkakapaibigan, di ba? Ang ginawa sa kanila, whom they said before the apostles and when they had prayed, they laid their hands on them. So, yun ang makikita natin na another definition ng lay hands, okay? Makikita natin dyan ang Bible, din i-define yung sarili niya. So, pinag-pray sila at hindi ganun, ha? Yeah, ganun. Lay your hands. So, actually, literally, yun. Lay your hands, ganyan. Papatok mo. Pero ang ibig sabihin dito, alam natin, ibig sabihin nito, in-appoint na sila. At sila'y binigyan ng pinasa ng counting authority. Okay, ha? Hindi basta-basta tong pitong to. Kayo namili dito, pinag-pray nila. And therefore, merong, na, parang na-set apart din sila at this point. Malalan yung mga priest din, di ba? Merong mga ceremony. Malalan yung priest. Ginawa sila ng damit, ginawa ano, naligo sila, ganyan. And then, nung sila yung pinag-pray, naging official yung ano. Kaya sa atin, ganun po tayo. Anong sila tayo ni Pastor dito, pinag-pray din kami doon. Ganun yun, para alam ng ibang tao, and then, may blessing. Amen? So, and the word of God increase, and then, so, as a result, ano makita natin na, and the word of God increase. Ano sabihin nun? So, sabihin, maraming natuto, maraming naligtas. And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. So, lalo silang dumami, and the great company of priests were obedient to the faith. Ito yung maganda dito. So, sinong priest to? So, obviously, alam natin na tayo ay believers, mga faith, mga priest tayo. Ano sabi natin yan? Priesthood of the believers, Baptist, di ba? Pero itong panahon nila, priest dito, talaga yung priest nila. So, yung priest nila ng mga Udyo, di ba? Ibig sabihin ito, talagang dumadami na sila. Okay? So, inalaw ng Diyos yun sa panahon nila. Okay? Hindi yan laging ganyan. Pero yung time na yon ay napagandang tingnan. Yan nangyari talaga sa kanila yun. So, mga pag-priest at yung mga katungkulan sa religion nila. So, nakita nyo ba yun? So, gusto ko lang sabihin dito is hindi tayo dapat mangilagya sa mga yan, mga nag-serve dito. Pinag-pray lang natin sila, yung mga kapibay natin, yung nag-serve sa Catholic. Hindi yan imposibleng maligtas. Hindi po yung walang imposible. Kung i-allow ng Diyos, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Diba? Mga mag-anak natin, mahal natin sa buhay. Pray lang natin, tapos gawin natin yung dapat natin gawin. Amen? Amen. Gusto nyo bang maligtas yung mga male natin dito? Yung maliligtas, di ba? Diba, mga sabi nila, yung mga ano eh. Depende nga sa tao. Pwede yun, kasi minsan naman yung mga ano, nakakalusot din naman yung mga matino. O sa dati yung nagbago, convert nga, maligtas. Yung sabi ng iba, mga rotten daw ang utak ng mga politiko. Hindi naman nga siguro lahat, may nakakalusot dyan. Siya, yung masyado negative. Yung mga sino dyan, mayaman, bihira yun. Pero, kaya, makatokin natin yung mga yun. Ngayon lang tayo, yun yung naisip ko eh. Sa ngayon talaga, pigil na pigil tayo para tayong ano, kinulong eh. Tayong tinalian eh. Pero, yan, nangyari naman din sa kanila yun. Napansin nyo. May time siguro talagang ganun. May time na pinaalis na sila, pinersecute sila eh. So what they did, pumunta sila sa mga place na pwede sila. Ganun gagawin natin. Anyway, ito na, Stephen. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. So, hindi lang kay Stephen to ah. Sa lahat sa atin. Kasi pag soul winner ka, sabi niya, great wonders and miracles. So, pwede pa ba tayong gumawa ng miracle? Na? Kung iaalaw ng Diyos, tingnan mo rin, kasi baka nililid ka na doon. Ngayon, pag pinilit mo, alam mong kasi nung alinga, na yung mali naman, yung talaga. Pero, nabanggit natin last time, hindi tayo nabilib sa miracles na hindi naman kailangan. Okay, lahat. Like yung mga pinakita dito sa mga time na to, healing.
Okay? Magpapagaling pa rin ang Diyos, pero hindi na yung sa ganung fashion. Ngayon, kung meron talaga, di okay. Masa sa nakikita natin ngayon, iba dyan, na fake yun eh. Okay? So, pwede nating miracle na magawa ngayon, yun nga, maligtas yung mga tao. Ang nakikita ko lang agabi lang, inaaral ko po yung mga mega churches. Hindi ko maalala kung bakit ako napunta dun. Inaalala lang siguro ako na yeah, siguro sa mga Bible study namin, naramdaman ko yung mga style nito mga to. So, inaral ko lang konti, hindi pa ako tapos. Pero na-confirm ko na talagang ano pala sila eh, systematic din. Kumuha sila ng philosophy nila sa mundo. Kaya ang sasabi mo, ang galing nito mga to, magaling talaga. Kinuha ba naman nila yung philosophy sa marketing? Yung mga marketing principle na established sa libutan, ganun. Kaya ginagawa nila, binibigay nila ang gusto ng tao, dumadami sila. Pero hindi yung biblical way. So, ginagather nila kahit mga unbelievers, sige, punta lang kayo dito, punta kayo dito. Kaya pagandahan niya, palakihan, ganun ang style nila. Which is baliktad sa atin, tayo lumalabas, baliktas yung mga nasa labas, ang pumunta dito, mga Kristiyano lang. Kaya iba yung preaching natin. Hindi mo makukumpara sa kanila yung preaching nila talagang feel good. You will feel good after ano. Parang may mga pagka-psychology. Ang gagaling magsalita. Ang sakit ng ulo kasi in-identify ko yung mga bagay na datang ma-identify. Kasi nakuha kong source, hindi rin ganun kaayos. So, pero at least may mga bagay na accurate na gamit natin. Okay? So, yun po yun. Okay? So, gusto nyo bang gamitin ng Diyos? Katulad ni Stephen, next chapter, makikita nyo exactly kung ano sinasabi ditong great wonders and miracles among the people. Okay? Ngayon, ito na po yun. Introduction to kay Stephen. Sabi dito, then there arose. So, okay, natapos na. Meron sila na problem solved sila sa within the church. Tapos na introduce yung mga deacon. Actually, mga preacher din. Okay, ito yung mangyayari ngayon. Then, there arose certain of the synagogue. Anong klaseng mga tao to? Galing sa synagogue. Mga Hudyo po. Tsaka ito yung mga ruler, mga teacher nila. Okay? Kasi pag sinabing, sabi dito, hindi na binangalanan eh, pero galing daw sila sa mga libertines, Cyrenians, Alexandrians, Cilicia, head of Asia. Nakita nyo ba yung ano, map? Sa utak nyo, Cyrenians, dito yung island niya, Cilicia, Alexandrian, Africa na. Libertines, ay nakalimutan ko saan. Alam nyo ba yung bad? Libertines. Anyway, anong ginawa? Anong ginagawa ni Stephen? So siya ay nag-preach, preacher siya eh. Pero pag nag-preach ka, hindi mo maiwasan na tutulig sa hinga. Okay? So pag ikaw tinulig, sa anong gagawin mo? Takbo ka na. Ganun ba yan? Bakit? Anong gagawin mo? So hindi ka nakipag-debate, hindi ka nakikipag... Hindi lang inahanap mo, dapat. Pero hindi mo may iwasan yun. Kaya dapat handa ka. Amen? So pag andyan na, andyan sila. Sila yung nagdala ng laban sa'yo. Kailangan mong labanan yan. Okay, so another lesson yan. Hindi natin pwede iwasan yan. Punta tayo sa mega church na naman. So yun ang sariwa sa utak ko. Ginagawa nila, iniiwasan nila yon. So ang gagaling din ng mga ano eh. Mga dialogue nila, pare-pareho kasi yung pinanggalingan pala nila, mga librong binabasa nila, iisa. Hindi pa yung apologetics, yung mga leadership management. People like si Schuller. Yung pala yung mga iba doon, mga ano pa. Hindi naman Kristiyano. Si Peter Drucker. Hindi naman Kristiyano to, pero sikat sa sanlibutan. Anyway, yun, iniiwasan ng mga mega church yan kasi nga,
alam nila, magiging controversial sila, maraming iiwas sa kanila, hindi napupunta. Yun ang pinaka-philosophy nila. Dapat pumunta ang tao, maraming pera, ganun. So, hindi sila nahihiya, sabi daw doon, ano, sa documentary, talagang nanggaling sa bibig nila mismo. Sabi ko nakilala doon, yung mga bata pa. Okay, sabi nila, yes, we're about the numbers. Parang yung ano, yun talaga sila. Dapat marami tayo. Baliktad, di ba? Sa church, lumayas kayo. Pag hindi kayo ano, bilong dito, di ba? Pinipili natin. Maligtas muna sila, hard preaching. Pag umalis, di alis sila. Diba? Yung sa Revelation, maalala nyo yun. Mga mahirap na churches. Yung pinuri, yung dalawa, di ba? Yung positive, Smyrna and Philadelphia. Mga ano nga sila eh. Wretched nga sila sa harapan ng tao eh. Poor. Okay? So, kaya may imagine mo, may problema rin dun eh. Hindi, Smyrna and Philadelphia, okay pala lahat. Okay, so hindi natin iiwasan yan. Kasi nga, yung ibang tao, ang perception siya kasi pag iniwasan mo yung potating topic, ano, either di mo alam or hindi pwedeng wala kang sagot kung Bible lang inaaral mo, hindi wala kang sagot. Malabo yun. So sila, ang sagot nila, kinukuha nila sa sanglibutan. Like psychology. Okay, pero si Tito Stephen, nakita natin, hindi siya umiwas. So dahil dyan, sabi dito, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Pansinin niyo yung mga salitang yan, ha? Ang hindi nila malabanan yung wisdom. Ano yung sabihin? Hindi malabanan yung wisdom. Ha? Hindi nila matake or hindi nila malabanan. For example, may nagsagutan kayo, di ba? Meron tayong pattern nyo sa gospel, sa Jesus Christ, di ba? Kitang-kita nyo yun. Gusto nilang silain. Bandang huli, uy, mali tayo dun, ha? Napapahiya sila eh. Sa panahon natin, ganun. Kahit sa panahon natin, kung ikaw talaga yung may wisdom, hindi ikaw yung tahimik, tapos matatameme ka, tapos sabihin mo, lingkod ka ng Diyos, alam mo yung salita ng Diyos, tapos wala kang masabi, for example. So, sa mga encounter natin, wala pa naman akong nung bata-bata ako, syempre, ganun. Eh, inaaral ko eh, pag hindi mo alam talaga, sabi mo, hindi mo alam, o sige, balikan kita. Pero ngayon, yung mga ating mga pinag-alaban, yung mga pinapatupad natin dito sa church, wala pong makapag-ano niyan. Yan sa King James, yung anti-ano natin, worldliness, anti-sodomites, anti-other version, na mga modern version, ha. Wala po silang masabi diyan kundi, ano, again, mga fallacy. Sabihin sila na yung maninira na lang, kahit yung sa post-trib prayer na yan. Wala silang masabi po dyan. Yan, pag-pray natin si Fudge, no? Mga malapit na yan, meron kami isang inaano eh. Kasi kung ikaw ay honest, doon ka papunta eh, isang pupuntahan natin, ganun lang naman yan eh. So, nung isang araw, yun, mukhang malapit na yun. Man. Okay? So, sabi dito, they are not able to resist the wisdom and the spirit. So, naalala niyo, sabi ko lagi sa inyo, yung spirit na yan, words lang yan. Pero yung words kasi, may laman yan, di naman yung salitang ano eh. Di naman talala si Smumba yan eh. Diba? Diba? Pag nagsalita ka, ba't may sinasabing tao, ang talas ng bibig mo, ang talas ng dila mo. Yung sabihin niyo, sinasabi mo, right to the point. Yung iba naman, may maliding ano, may maliding paggamit ng daylight. Meron din ganun na wala ka rin sa lugar. Pero sakto, nasaktan sila. Kaso, samudin nila. Na-discourage mo sila. So, iba yun yung dapat, ha. Yung sa atin, tinitira lang natin yung dapat exactly the way that we should. I believe, ganun ginagawa mismo ni Stephen. Kasi mga Hudyo nga yan, alam na natin pinag-uusapan niya. Siyempre, kaligtasan. Sino matanggap-tanggap sa Diyos, yung batas, paasan ba yung batas? Okay? So, imagine nyo na yon. So, hindi na nila matalo sa Stephen. Ano ginawa nila? And they suborned men. So, hindi pamilya yung suborn. Alam nyo yung suborn? Nagamit na ba natin yan? Dito, hindi pa. Pag sinabing suborn is
ay actually meron dito yan. Kahit di ka mag-dictionary, sinabi dito yan, sa verse 12, they stirred up the people, and 13, they set up false witness. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing suborn, inutusan nila, parang kinuntsaba nila, na magsinungaling yung mga tao. Okay? At sabi doon, which said, we have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. Ginawa niya ba yun? Later, mag-speech siya. And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him into the council. So, nabanggit natin kanina, yung mga disciples later, di ba, ang naguhuli. So, sa palagay niyo, si, takot kaya Stephen mahuli? Hindi na. Alam niyo na yung kwento, di ba? Mag-refresh, mahuhuli, papakawalan. Di ba? Siyempre, iba. Nawasan, mapatay, iba sa atin. Ganun lang. Pero hindi naman lahat ang protection ng Diyos doon. Amen? Hindi naman tayo mabayaan ang gusto ng Panginoon. Pero, kung may makulong man sa atin, hindi naman lahat. Still, ang protection ng Diyos nandun. Okay, so, siya ay hinuli for just, ano, for just speaking up, for just preaching. So, familiar, di ba? Kaya ang sinabi dito, and they set up and set up false witnesses, which said, this man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. So, ang mga aral dito. So, pag nagsisalita ka ng totoo, especially, talagang nakaka-offend sa ibang tao, yung hindi dapat sila ma-offend kung sila yung maayos sa Diyos. Okay? Pero mga na-offend sa salita ng Diyos, hindi sa Diyos. Amen? Lalo itong mga Hudyo na to. Biruin mo kung ako, kung may nagsasalita dyan, kaya, Catholic ko. Oh. Anong gagawin ko? Napahuli ko ba yun? O kaya, yung iba kasi ginagawa, sinisiraan naman. Eh, iba kasi, kasiraan, tama, totoo rin naman. Pero yung pag-preach ka against them, dapat okay lang yon. Kasi yun nga, ang moderner natin yung free speech. Yung iba ngayon, ginagawang libel. So, inaaral ko din yan. Alam nyo ba pinagkaiba nun? Paano masabing libelous at free speech yan? Kasi pag free speech, dapat pwede mo sabihin, dapat kaya mong, or anong gusto mo sabihin? Free speech eh. Pero ba't may libel? Kisinungalingan. Yun, totoo po yun. Pero yun nga, paano pag hindi mapatunayan yan? Ay hindi, chismis yan. Hindi, yun talaga ang totoo eh. May witness. Eh paano pag sinabi mong yan, sa demonyo yan? Sino mag-uusga nun? Mahirap, di ba? So kaya nga, I believe, by the way, sabi kasi, bakit nga ba may free speech tayo dapat? Nag-umpisa lang po yan sa, alam naman natin dapat yan, pero ang sikat dyan yung US na naman. Kasi kung alala nyo yung mga, ano natin, napag-aralan natin dyan, nung nag-escape sila sa Europe, yung mga taong nasa new settlement na sa US, hindi pa US dati, iniisip nila ano ba yung the best ha, para sa atin, para sa mga susunod sa atin. Sa Europe, talagang ano na, alam nyo, puro gera na doon, masyado ng magulo. Religion, tsaka custom, tsaka talagang yung mga hari-hari doon. Labo-labo na doon eh. So, naisip nila, ang nauna kasi doon, mga Kristiyano, sabi, matatalino din. So, naisip nila, kailangan proteksyon na natin yung speech. Kasi pag hindi na tayo pwede mag-preach, mauubos na yung mga Kristiyano. Kasi hindi naman tayo yung mga pipilitin natin yung tao na gawin yung gusto natin eh. Katulad na nakita sa Europe, mga totalitarian. Kaya na-establish po yan. Dito sa atin, ganun din. Dapat. Diba? So actually, dapat walang nahuhuling eh. Parang natuloy ba yung kayo, no, Rappler? Parang nabasa ko yung headline eh. Mukhang mayayari din eh. Guilty ba? Ginuhuin mo yan. So sa bagay, may ibang kaso eh. Kahit sa ABS, may ibang tinirang kaso. Pero pare-pareho naman yung mga yan eh. Kasi sabi ko lang dito, huwag tayo dapat matakot pag ikaw yung nasa katotohanan, salita ng Diyos naman yan,
Tapos ang babanta sa'yo, oy, nang nangira ka, naka-offend ka. Huwag mo sabihin niya, ba't mo sabihin nga pedophile si, ano, si Muhammad? Ayun ang totoo eh. Ngayon mga Katoliko, karamihan bakla. Oh, masama yan. Eh, yun ang totoo eh. Ano gagawin natin? Sa demonyo yan. Hulto yan. Dapat ba tayo mapigilan doon? Ikaw yun, nasa yung kung magpapigil ka, napigilan ka talaga. Pero kung tatakutin ka lang based on nakatulad nito, pinagano sila, nag-set up ng mga sinungalingan, hindi ka dapat matakot. Yun ang gusto kong sabihin. So, makikita natin din yung protection ng Diyos kay last time sa mga disciples, ngayon kay Stephen naman. Okay? Then 14, for we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the custom which Moses delivered us. Ngayon, again, ito pa yung mga nakakatawa na nakakasa sa mga taong wala sa katotohanan. Gagawin nila, charge ka ng mga bagay na parang sa palagi nila, parang si Raulo. Hindi eh, ba't sila na tetreten sa'yo? Kung sa palagi nila, si Raulo tayo, di huwag din na tayong pakinggan, ganun kasimple yun. Yung lagi sasabi sa inyo, di ba? Ngayon, kaya hindi naman tayo dapat talaga magmunga sa Raulo. Ngayon, yung mga ibang kulto, ginagawa nilang parang si Raulo yung Christianity, di ba? Yung mga holy rollers. Yan, nakasama yun sa documentary. Ano yung holy rollers? Yung mga talagang pagpasok mo doon, talagang maramdaman mo sa demonyo to, pagligtas ka eh. Kasi talagang nag... Yung mga gumugulong, yung mga gano'n. Mga nagtatangs. Especially yung mga talagang noha, ganyan, ganyan. Yung holy rollers, tinatawag nila pang-asal. Holy rollers, okay. So, nagbumuka tayong tanga, ginagawa tayong tanga, hindi naman. Ibig sabihin ko lang ay pansinin nyo yung mga katuluan natin iba sa kanila. At pag dinadamay tayo, lahat ng mga born again, ano yan eh? Ganyan yan eh. Kung maniniwala, di naman, alam mo naman yung tayo ganun eh. And, pero intindihin mo rin yung mga taong naloko na baka ganun yung tingin nila sa atin kasi may mga nakita silang hindi naman representative ng Baptist. Kaya itong nakikita ko dito, ba't sila magagalit? Eh kung nagtuturo siya na yung Jesus na to ay sisirain ng place, eh no, ngayon. Di ba? Kung hindi mangyayari yun, hindi mangyayari yun, bakit mo kailangan ikulong yung nagsasalita ng gano'n? Yun ang gusto ko sabihin. Eh sa US nga ngayon, talagang mga sobrang siraulo na, mga satanista daw, nag-march ngayon na. Yun yung mga, ano kasi yung friends ko eh. May matcha sila, dapat ma-recognize din kami. Ginaya yung mga bakla, siguro. O para marinig din daw sila, siguro. Eh, dapat din naka pinapayagan yun eh. Satanista na eh. At yun, binabaril na talaga dapat. Pero dahil sobrang layo na natin sa Diyos, yung ibang tao na dapat ang daling maintindihan nun, hindi maintindihan. Eh, lahat may kalayaan. Gusto yung sumumba kay Jesus, sila, Muhammad, ito kay Satanas. Loko-loko na eh. Pero ito, gusto lang sabihin, bakit sila hinuhuli? Hindi dahil, ito, ba't hindi hinuhuli yung mga satanista? Ba't tayo, pag nag-twist tayo ng totoo, ba't atreten ka? Diba? Kaya ito, medyo, pansinin nyo to, may kasinungalingan dito. Change the custom which Moses delivered. Hindi naman ganun ang Christianity, di ba? Yung mga tao lang nagmakikinig sa mensahe, sila lang yung ano, peaceful naman tayo. Pero meron tayong certain things na hindi na gagawin. At hindi na tayo... Ang ginagawa nila dito, mas importante sa kanila yung custom nila eh. Ngayon nyo, yung focus nila dun sa walang kwenta, ba't di nila sinabing yung pinipis si Stephen, kaligtasan? Hindi nila sinabi yun. Diba kasi nga mga sinungaling. Okay? Tapusin na lang dito natin dito. And all that sat in the council, ano yung council? So ito yung mga nag-rule sa kanila, mga religion nila. Sila ay tinapakinggan nila, ano ba to? Ngayon, maganda naman sa kanila, kahit paano, binigyan siya ng pagkakataon magsalita. Kaya sabi dito, looking steadfastly on him, saw his face at it as it had been the face of an angel.
Kaya yung iba daw, kaya gusto yung pangalan Stephen, pogi daw yun. Ganun ba yun? Hindi naman eh. Hindi naman yung sinabi. Sabi, parang angel. Okay. Sabi ni ba, maamo. Hindi naman yung sinabi ganun eh. Ibig sabihin lang siguro ito, pag sinabi pong angel is, dalawa po kasi yung klase ng angel. Yung main ha. Yung isang angel na class is yung mga hindi tao. Yung mga angelic being, seraphim, cherubim, parang kailan lang napag-usapan natin. And then yung iba, tao. Mga tao, mga mensahero po yan. Actually, yun ang ginagamit ng iba kay yung mga sa apostol daw nila, tsaka kay ano. Pero hindi yun, iba yun. Kay Manalo, alam naman natin, hindi natin ginagamit yung angel sa mga ano eh. Sa mga pastor ngayon. Ba't mo na sabihin ang angel? Indiferensya. Okay, so ibig sabihin lang yan, hindi yung pogi. Siguro din, maamo. Or, nakikita ko dyan, talaga siyang seryoso siya. Meron siyang bibit, meron siyang bitbit na mensahe. Ganon, okay? Yung mga bagong preacher, mga bagong pastor, mga bagong soul winner, pansinin nyo, ang iba sa kanila, syempre, iba kasi hindi pa sanay. Ako noon, kahit dati. Iba yung dating mo pag alam mo na yung mensahe mo eh. Iba yung, hindi ka panipaniwala itong taong to. Iba yun eh, di ba? Doon iba naman kasi, iba rin yung hinahanap. Yung mga pinapakinggan ng mga mega church. Ang gagaling magsalita. Ang sagaling. Parang dun sila ano eh. Yung pinag-arala nila eh. Psychology. Regardless kung totoo yung sinasabi nila. Yan. So, excited na ba kayo, Stephen? Next week yun ang titignan natin. Kung ano na yung pre-niche niya. Ano yung pre-niche ni Stephen? So, advance as basahin niyo po kasi medyo mahaba. Ayan, 60 verses. Basahin niyo po yun na baka hindi ko alam kung matatapos natin yung isang linggo. Sa matam. Okay? So, sige, time na. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. At nakita namin introduction, Lord, sa Stephen. But before yun, yung problema na normal po sa mga na lumalaki yung problema, but meron may solusyon dito. Dapat na magtiwala sa inyo, sa leadership na binigay nyo rin. Maayos din po yung problema. And nakita namin doon, naging maayos pa nga sila, nung sila inaayos nila yung kanilang problema by adapting, Lord, ng management style, Lord, na nasa Bible din naman, delegate, Panginoon, delegate nila ibang bagay. Sila po ay naging lalo silang mami, Lord. Pinagpala niyo sila. Ang salita niyo po ay nabayan. So, matutunan din po namin yon. At next week, Panginoon, tingnan namin ang speech or preaching ni Stephen, Panginoon, defense sa kanyang sarili. Before the council, Panginoon, malalakas sa kanila. Time nila, matuto din kami doon na ang depensa ng aming sarili, ang inyong salita, ang inyong katotohanan. Kaya kayo pong magbahati lagi kang magagabay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.